Kami naman, ako personally, nagpapasalamat ako sa mga taga Maynila. Proud na proud ako sa inyo. Bukod sa pera na itinulong natin sa mga nasalanta ng bagyo sa Visayas, tumugon kayo sa panawagan ko na tayo mag-donate ng mga personal nating bagay. No? Marami salamat sa inyo, mga batang Maynila. Nalikom natin lahat yun. Pati si Congressman Roland Valeriano, Congressman Edward Maceda, no? Nagbigay sila ng pera, dinala natin sa Bohol, no? Yung mga yung mga taga Dagupan, Urdaneta, Pangasinan. Na-meet ko po sila yung Metro Club Incorporated, no? Mga negosyante 'yon, kamiting ko nung gabi bago ako pumunta ng Bohol, no? Nagpadala sila ng kanilang tulong. Naglikom sila ng pera, 250,000. Doon sa mga taga Metro Club Incorporated, no? Mga negosyante sa Urdaneta, no? Napadala na po, natanggap na po ng Province of Bohol. Tapos yung ibang cash, napadala na po natin sa Cebu City at saka sa Cebu Province. So maraming salamat sa mga tumulong ng mga kababayan natin at mga kaibigan ko. At yung ating mga kababayan sa lungsod, nako, thank you yung binigay kong food box para sa Pasko. Pinamigay ninyo. Dinala na po ni Mrs. Sa kung saan-saan bahagi, dyan sa Bohol, sa Leyte. Si Esme, sumugod bahay si Daini. Sa lahat, nagpadala ng mga kutsyon, tubig, yung Powerhouse, no? Powerhouse, so yun po yung brand, no? Maraming salamat sa pinadala nyo sa aming generator na dinala natin sa mga probinsya dahil wala silang tubig kasi walang kuryente. So nakapagpadala tayo ng apat na generator sa Powerhouse, ha. Marami salamat sa mga IM4 ISCO, yung mga organisasyon ng volunteer po namin, no? Marami salamat sa inyo. Dahil kanya-kanya ring galaw, no? Mahihiyain lang talaga. No? But thank you very much sa inyo, ha. Thank you. Nakita ko lahat, binigay niyo sa akin yung inyong mga ginawa at pagtugon niyo sa panawagan ko na tumulong tayo sa ating kapwa dyan sa Surigao, sa Leyte, sa Bohol, sa Negros, sa Cebu, and so on and so forth. So marami salamat sa mga ISCO volunteers na nagtulong-tulong sa mga apektado ng Bagyong Odette. O kayo naman, mga kababayan ko dyan sa Visayas, tatatagan nyo ninyo yung kalooban, huwag kayong mawawala ng pag-asa, huwag kayong susuko, basta meron kayong kapatid dito sa lungsod ng Maynila. Kaming mga batang Maynila, sa maliit naming kaparaanan, katulad ng bagyo, lindol, pagsabog ng bulkan, no? Basta kaya namin, sa maliit naming kaparaanan, tutulong po kami. Tatagan nyo lang ang inyong kalooban. Manalangin kayo na nawa. Ayan si Daini. Sumugod bahay. Pag-uwi niya, sakit ng ano niya. Kusa niya yan. Pasensya na kayo, mga kababayan. Talagang kusa niya yan. On her own. Kasi sinamahan siya ng mga volunteers na natin. But anyway, mga kababayan, ha? Nakaka-proud naman to si Daini. Hawa rin, ano? Anyway, basta mga kababayan, nandito lang kami. Hindi ko po kayo iiwan. Hindi po namin kayo iiwan, mga kababayan natin dyan sa Visayas. Katulad na nangyari sa Cotabato, sa Malindol, pagsabog ng bulkan, dyan sa Taal, no? Basta sa maliit namin kaparaanan. Dito lang kami. Dito lang kami sa Gedli. Bandang Wakali, bandang Nangka. So muli, maraming salamat GSIS.
Kaya sa inyo, mga kababayan, kapag kabutihan ang itinanim mo, kabutihan din ang aanin. Kaya sabi nga ng mga matatanda, kung ano tinanim mo. O, sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nocum, subscribe kayo rito sa vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo, mga kababayan. Always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.